Eto, isang tip. Kung sakaling goods to mga katropa, eto, pag goods, walang problema. Kahit walang battery, aandar yung motor. True kick nga lang. Okay. So, subukan natin yung tip na yan kung gaana. Pag gumana to, ibig sabihin mga katropa, walang problema yung kanyang regulator. So, ibalik natin yung kanyang mga fuse na pinagtatanggal natin. Eto. So, ayan mga lodi. Siyempre, i-o natin yung susian. Ayan. Sabay kick. So, dapat mag-i-start ito mga lodi. Ayan. So, ayan mga lodi, walang battery na. Ayun ang battery. So, baba natin itong kanyang tapos kick natin. So ito lang mga lodi, na baklas na natin yung pinagkakabit na wiring dito. So ang ginawa natin, in-expose muna, tapos isasalpak natin ito dito sa regulator. Okay, so din muna natin nilagyan ng electrical tape. Okay, so ang gagawin natin, papa-underin natin yung motor. At the same time, kukunan natin ng reading dito habang umaandar. So ang gagawin natin mga katropa, babalik natin yung battery syempre. Pero, eto ha, isang tip. Kung sakaling goods to mga katropa, eto, pag goods, walang problema. Kahit walang battery, aandar yung motor. True kick nga lang. Okay. So, subukan natin yung tip na yan kung gaana. Pag gumana to, ibig sabihin, walang problema yung kanyang regulator. So, ibalik natin yung kanyang mga fuse na pinagtatanggal natin. Ito. Sa mga full wave mga katropa, proven na yan. Kahit walang battery, as long as good yung kanyang regulator, aandar na aandar yan. Pag mga full wave. Maliban na lang sa mga scooter. Okay. So, ayan mga lodi. Siyempre, i-o natin yung susian. Ayan. Sabay kick. So, dapat mag-i-start ito mga lodi. Ayan. So, ayan mga lodi, walang battery na. Ayun ang battery. So, baba natin itong kanyang tapos kick natin. Ayan. Pansin nyo mga lodi. Maandar. So, wala na siyang error 46, pero may check engine. So, nawawala. Ayan. So, ngayon, susubukan natin basahan ng tawag ito, ng current, ng voltahe dito sa kanyang positive. Dapat pumapalo na ito ng 14, kahit walang battery. So, set natin yung multimeter sa DC. Dito, susok-sok natin itong ating positive probe kung saan nakakonect yung red wire dito sa regulator. Yan. And then, yung negative probe sa chassis ng motor o negative ng battery, dapat pumalo na ito. O yan, o. Di ba? Nakita nyo mga lodi. So, ibig sabihin, ang problema, nandito. Ayan, sa wiring. Yung tinap na sakit. So, siguro sa katagalan ng kalog ng motor, yung mga wire kumakalas. Tapos, eto, titestingin natin itong mga lodi. Sure na sure ako dito na hindi ito sira. Okay? So, gagawin natin, papatayin natin yung motor. Tapos, kung ano yung proseso na ginawa natin, ganun din yung gagawin natin dito sa regulator na to. Tara. Yan naman talagang dapat. So, alisin natin yung sakit mga idol. Ayan. So, wala pa rin battery mga lodi ha. Ayun o. Walang naman, walang battery itong motor na to. So, dito natin ilagay. Kahit dito lang, pwede na to.
Wait lang. Napit-pit ko pala ito. So, ayusin ko lang mga lodi yung pin kasi pinit-pit ko pala ito. Kaya di ayaw pumasok. So, ayan. So, ibabalik natin. Ayan, mga lodi. Soksok natin dito. O, ayan ha. Okay. So, dapat pag ginawa nyo itong mga lodi, hindi na, kapag hindi siya nakakabit dito sa bracket, iwasan nyo mag-contact yung bawat wire. Okay. O, kaya sa body ng regulator, dapat hindi nakakontakt. So, yan, wala na mga lodi. So, ngayon, titestingin natin. Same procedure pa rin. Kung ano yung ginawa natin dito sa regulator na to, ganun din. Ay mga lodi, nilipat ko na. So, dapat dito, aandar pa rin. So, walang battery yan, ha. Kita nyo naman. Ayan. So, on natin sa siyan. Walang battery. So, dapat, pag hindi sira to, ayan, aandar yung motor. True kick. Oh. Di ba? So, kita nyo mga lodi. Ibig sabihin, hindi sira to. Sayang lang. So, ngayon, i-check naman natin kung ilan yung voltahe na nalabas ng regulator na to. So, dapat 14 din. I-set natin yung multimeter natin sa DC. Tapos, yung positive probe. Siyempre, itutusok natin kung saan yung positive ng regulator. Ayan. And then, yung negative probe. Pwedeng sa negative dito. Ayan, negative yan. And then, i-check natin. Oh. 14. Ay mga lodi, 14. O, di ba? 14.2. So, ibig sabihin, walang problema yung regulator na to. Alright.